Magandang araw mga bata! Kumusta kayo? Ngayong araw ay may bago tayong pag-uusapan. Pero bago natin ito pag-uusapan, ay may dalawang salita akong bibigyang kahulugan sa inyo upang lubos ding maintindihan ng ating aralin. Ang mga ito ay istruktura at institusyon. Istruktura. Ito ay mga gusaling nakikita sa komunidad. Ito yung mga buildings o structures. Institusyon o institution. Binubuo ng mga gusaling nakikita sa komunidad kung saan ang mga tao ay nakikinabang o may nakukuhang mabuti rito. Istruktura at institusyon. Ang paksang ating pag-uusapan ay mga institusyon o istrukturang bumubuo sa komunidad. Tara at sabay-sabay nating alamin kung ano-ano ang mga ito. Tahanan o pamilya. Nagbibigay ito ng wasto at sapat na pagkain, tirahan at pananamit. Tinuturuan ka rito ng mabuting asal. Tahanan o pamilya. Paaralan. Ito ay tinuturing na ikalawang tahanan ng mga mag-aaral. Dito kayo nag-aaral. Nililinang nito o mas pinapabuti ang mga kakayahan at talento upang maging kapaki-pakinabang lahat ng mag-aaral. Paaralan. Simbahan o bahay dalanginan. Dito tayo nagsasamba o nagdarasal sa ating Panginoon. Simbahan o bahay dalanginan. Pamahalaan. Ito ang namamahala sa kaayusan, katahimikan at kapayapaan ng komunidad. Pamahalaan. Sentrong pangkalusugan. Ito ay maaaring barangay health center, clinic o ospital. Dito ginagamot ang mga may sakit. Sentrong pangkalusugan. Pamilihan. Dito namimili ang mga tao ng kanilang pangangailangan. Ang palengke, grocery, tindahan at mall ay mga halimbawa nito. Pamilihan. Puok, libangan o palaruan. Dito naglalaro ang mga bata tuwing araw ng Linggo o sa mga araw na walang pasok sa paaralan. Puok, libangan o palaruan. Sige nga kung naalala ninyo ang mga institusyong bumubuo sa komunidad. Ano-ano ang mga ito? Ang mga ito ay tahanan o pamilya, pamilihan, paaralan, pamahalaan, bahay dalanginan o simbahan, puok libangan o palaruan, sentrong pangkalusugan, ang mga institusyong bumubuo sa komunidad. Ano-ano nga ang mga institusyong bumubuo sa ating komunidad? Tahanan o pamilya, paaralan, simbahan o bahay dalanginan, pamahalaan, sentrong pangkalusugan, pamilihan, at puok libangan o palaruan. Ang mga ito ay mga institusyong bumubuo sa ating komunidad. Laging tandaan at huwag kalimutan ang pitong institusyong bumubuo sa ating komunidad. Hanggang sa muli nating pagkikita!